Hello po lahat sa lahat ng naka-online na. Ayan. Excited po ba kayo? O what happened sa ating non-farm payroll results? Lahat ba ay nag-income? Yung iba po ba ay natuto? Ayan. Kasi kung hindi po kayo nag-income, sure na natuto po tayo. Ayan. That's for sure. And that's a guarantee. Hello. Good evening po, Sir Vincent, Sir Alvin, Sir Neil. Kamusta po kayo? Ma'am Mercy, kamusta po? Ayan, si Sir John Harold Fass ang ating early bird for tonight. Ayan, 16 pa lang po tayo. Ano? So, papasok na rin po si Sir Nathan. So, hintayin lang natin. Kumusta naman po ang pag-trade natin nung last Friday? May mga nag-income ba? Sabi ko nga, may mga natuto. Kasi kung hindi po nag-profit, for sure, natuto po tayo. Okay? So, ayan. So, kumusta po, Sir John John? Kamusta po, Sir Leonito? Ma'am Lolita, kumusta po? Ayan. Si Sir Michael Anselmo, kumusta po? Sir Michael Chu, kumusta? Ayan. Long time no see. Si Ma'am Nelisa, si Sir Romel. Ayan. So, welcome po sa ating webinar for tonight. So, ang ating pag-uusapan is technical analysis. So, I hope guys, nakakain na kayo, no? Yung mga sa GC natin, kumakain si Pastor Pastor Shem. Mukhang adobo yung kanyang inulam at talagang masarap. Ako kakatapos ko lang kahapon ng adobo, chicken adobo. Anyway, kamusta naman po ang inyong weekends? Actually, ako po ay may hangover. Ayan na pala si Sir Nathan. Hello, Sir Nathan. Good evening po. Hello. Good evening, everyone. Ayan. So, actually, Sir, siguro we could discuss siguro konting info about what happened last NFP and then technical analysis po tayo ngayon. Ano, Sir? Apo. Okay. Pwede. So, ayan. So, kung para kung technical may question ba? Kayo, guys. I guess, sir, yes. Kasi fundamental tayo, then NFP, then technical. Tapos, Wednesday, meron pa isa, di ba, last? Tomorrow and last. Wednesday. Yes, sir. Baka magkaroon ng ano, nasa Boracay ako sa Wednesday. Eh. Oh, okay. But, not a problem. Chocolate ba yan para ma-meet ang sugar, sir? Mm-hmm. Ako din, meron din akong chocolate sa tabi para para lang wag mag-hypoglycemia. Ayan. So mga usapang diabetes tayo. Ayan. Sir Michael, welcome back po. Antagal natin hindi nakasama si Sir Michael. I'm happy to see you again. And hope to see you again sa June 12, Sir Michael. Kung hindi po kayo, I mean, kung meron po kayong time and available po tayo sa 2020. So June 12, that would be on Monday, if I'm not mistaken. That's a long weekend actually, guys. Long weekend yon. So Friday, Saturday, Sunday. Monday, walang pasok. So I hope you guys will attend. Sir Nathan will attend, no? Nag-confirm na siya. So see you again. Yes. At magkukulitan tayo ulit at mag-share. That's an IB workshop. So everybody is encouraged to join and participate doon sa ating mga activities. Meron tayong dalawang speaker. Actually, tatlong speaker. For that event and actually dalawang speaker and then one testimony. Okay? So may mga mai-share din sa inyo si Sir Nathan. So that's a good ano po. That's a good day para magkasama-sama po tayo ulit, ano? Okay? So ayan, invite lang po kayo. We still have plenty of time para mag-invite. And habang si Sir Nathan na ini-enjoy ang kanyang chocolate. Chocolates niya. So, ayan, meron ba tayong bago? Ayan, tatanong ako ulit, meron ba tayong bago? As in, super bago. Ayan, Pastor Shem, welcome po. Meron tayong bago, guys? As in, super bago sa Tickmill webinar or super bago sa Forex trading seminar? Kasi this is an advanced training, no? Baka kasi ma-overwhelmed sa pag-uusapan natin ngayon. That's why nagtatanong po tayo. Okay? Meron po bang bago? Medyo bago daw. Okay, okay.
Okay lang po na na-miss mo, Sir Neil, pero we could send it to you naman po. As long as may verified account po tayo ng Dickmill and you want the advanced training, isi-send po natin yan this week. Okay? Oh, no. Yung beginner's training this week po natin may isi-send. I really hope na may send ko na po this week. And yung advanced training natin after po ng ating last webinar, and that would be after Wednesday. Alright? Para po isang send lang tayo at hindi tayo parang spam or mapa-flood po yung inyong mga email addresses. Alright? So, ayan. Nasa call na po ba si Michael Anselmo? Pinsan ko po siya, Ma'am Sally. Oh, yes po. Nasa Michael Anselmo. Yes, nabasa ko na ang pangalan ni Sir Michael Anselmo. Ayan, Michael Anselmo. Hello po, Sir Michael. Pinsan daw po ni Pastor Shem. Ayan, welcome po. And ituturo po natin ang sikreto ni Pastor Shem. Bakit siya palaging nag-withdraw? Gcash pa yan. Oras lang nakukuha na niya kagad ang kanyang fruit of his labor na sinasabi. Ayan. Ayan, natutuwa naman si Pastor Shem at pinagbigyan ni Sir Michael Anselmo to attend. I think meron ng iba pang mga webinars na natin ng si Sir Michael Anselmo. And si Sir Vincent, I guess na-share niya yung link niya. That's why dalawa yung pangalan niya, Vincent Fontanilla. Okay lang naman guys na ma-share yung link ninyo na na-send sa email address ninyo. Kaya lang nga, nagdodoble yung pangalan ninyo. Kasi that email is solely for you. Pero okay lang naman po, wala naman po magiging problema. Kina-count naman natin, okay? Sir Voltaire, welcome po. Ayan, si Ma'am Nilisa. Ayan, so welcome po tayo, no? So again, guys, kung may tanong po kayo from the last non-farm payroll, please i-ask nyo po kay Sir Nathan later para at least alam natin kung bakit naging ganon yung galaw ng market. That's of course definitely based on the non-farm payroll results na nangyari. Okay, and possible po na kasi nag-sell ang gold then nag-bounce, no? So most likely it's good for the US. That's why nagana yung mga it's Gmail. Actually, yes, good sir. For the US. Yeah. More than expected eh. Nalampasan pa nga yung previous figures. Mm-hmm. Opo. So kaya yun. Lumipad ng ganun. Kaya, ayan guys ha, nagbigay na ng reason ko si Sir Nathan bakit naging good for the US and bakit bumagsak yung gold or nag-sell ang gold at nag-buy ang USD. Okay? So much for that. Later natin siya pag-uusapan. Meron pa ba tayong kailangang i-invite? May bago daw. Medyo bago. Wala ba talaga yung first-timer? As in first-timer, wala po tayo? Invite lang po kayo guys ha. 7 o'clock tayo mag-start. So we still have, we have only 2 minutes left. And ayan, si Ma'am Jennifer, kamusta po? Si Ma'am Jocelyn, ito yung mga galing sa ating GC, Sir Nathan. So nakakatuwa kasi talagang present sila parati to support the webinar. Kasi of course, we are giving free webinars, no? And 1-2-sawang question pa yan. Huwag lang mauubusan ng oras. Okay. Hanggang 8 tayo ngayon o 9? 9 po, sir. Kasi 7 tayo mag-start. So 2 hours po tayo for tonight. Okay, so guys, yung lagi kong sinasabi, no, first na po na umattend. Ayan si Sir Alvin, kamusta po? We always start and end this webinar with a prayer. So we respect your religions, your organizations, and your faith, no. But at least please allow us to pray before we start the webinar. And meron ng comment or message. I'm new here. I was recommended this by my uncle who introduced this to me. Currently getting the hang of MetaTrader's demo account. That's good to know, Sir Neil. And I know you will get the hang of it, sabi nga nila. And bandang huli, magugustuhan mo na pagising mo sa umaga and bago ka matulog, MT4 ang tinitingnan mo. And that's for sure. And then yun lang po yung pwede namin i-guarantee sa inyo na lagi nyo siyang titingnan. The cellphone and sa laptop. Okay guys, so 7 o'clock na. Please join me sa prayer before we start. Alright, Father God, we thank you for this wonderful night and maraming salamat po sa oras ng mga taong umattend. And please, we know, Lord, na sa'yo galing po ang wisdom and knowledge na aming gagamitin sa pag-intindi at pag-discuss ngayong araw na ito. Lord, bless po yung
Ang aming speaker for tonight si Sir Nathan Jinson. And always po, give him wisdom and knowledge para po sa pag-share niya ng kanyang experience and strategies sa aming lahat. And Lord, we pray na madali po namin maintindihan at ma-share din po namin ang aming mga pag-uusapan for tonight. We give you back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, sa mga Amen. Bago pong dating, ayan, bago pa lang po nakaka-attend ng webinar, magpakilala po tayo, no? Ako po si Sally, ako po ang country manager ng Tikmil, and Tikmil is servicing or catering the Philippine region for almost 8 years na. And up to now po, wala po tayong nare-receive or lahat po ay nakakater ng maayos at satisfied clients po natin. And tonight po, we have a speaker po for advanced training. Pag sinabing advanced, may mga strategies and technicalities na po tayong pinag-uusapan. And for tonight, ang ating pong guest is one of my mentor po. For almost 30 years na po siya nag-trade. And marami na po siyang na-experience na iba't ibang pangyayari sa market, no? So talagang sa pagdating po sa pagdi-discuss and sa experience, he has all the rights to teach us for tonight. So without further ado, welcome natin si Sir Nathan Jinson, our guest speaker for tonight. Sir Nathan, good evening po ulit. Good evening. Thank you for having me. Magandang gabi sa mga attendees natin. Thank you for the introduction. House rules lang para maganda yung ano natin, presentation natin, ano? First house rule is that you can ask if there is something that you need to clarify or issues or concerns. Don't hesitate to ask the question by typing it in the chat box. You know? Miss Sally and I will from time to time look at the chat box, no, para kung may concern kayo, sasagutin natin kaagad, no, para yung flow tuloy-tuloy. However, I would like to request na yung ating questions, no, on topic sana, huwag yung biglang magtatanong ng hindi nasa topic, gumugulo yung ano natin, yung presentation. So kung wala nang, sana clear sa inyo na, no? Kung hindi clear, just type it, no, on the chat box. Okay? So start na natin. Medyo may konting technicalities ito dahil kasi technical analysis na yung pag-uusapan natin. Last week, no, I had the privilege of discussing with this crowd the fundamental analysis, no, the fundamental way of analyzing the market. Kasi dalawang klaseng approach natin sa analysis, eh. One is the fundamental, which was discussed last week, and now we will discuss technical analysis, no, para at least naman maximize natin yung ating opportunity sa market. Bakit merong fundamental, bakit may technical in any given day, no, or in any given time frame or period, no? 60% of the time, no, the market is just ranging. So, meron siyang general trend. Tapos, nagre-range lang siya, no? Market ng konti, bababa ng konti. Market ng konti, bumababa ng konti. No? 60 to 70% of the time. No? However, there are times na 30% of the time, biglang magte-trend yan. No? Pag sinabing magte-trend, binibreak niya yung minsan yung general ano niya, formation. Minsan nai-enhance lalo, kunwari, no, uptrend yan, biglang umakyat talaga ng todo-todo, o kaya biglang bumabagsak, no, nagkakaroon ng reversal. Kaya ang approach ng mga traders sa market
eh, may fundamental, mayroon technical. So kayo din, no, as future TICMIL traders, no, hindi lahat ng oras technical ang approach ninyo sa market. At hindi rin lahat ng oras fundamental ang approach nyo sa market. Ang kagandahan ng fundamental at saka ng technical is that you can choose your battles wisely, no? Pwede ninyong gamitin yung technical kapag alam naman ninyong ranging, at pwede ninyong gamitin yung fundamentals kapag nag-break ng mga trendline supports and resistance. So, mamaya, maintindihan niyo yung dalawang term na yun na mention ko. So kung wala na kayong tanong, umpisa na natin. Ano? So now, we will be discussing technical analysis. Tomorrow, if I'm not mistaken, technical analysis part 2. And then on Wednesday, we will use what we have learned from last week and this week, no? And then apply it in the market. Kaya I strongly suggest, no, every one of you start creating your own demo account. Kung meron na kayong live account, pwede din. Pero mas gusto ko na gamitin natin ang demo para at least ma-enhance ninyo yung pinag-aralan natin, no? Yung diniscuss natin. Ma-apply ninyo yung pinag-aralan natin last week at yung pag-aaralan natin this week. Sa Wednesday natin gagawin yun. No? So, I hope, no, na by the end of this session, matutuwa kayo sa ating naging presentation. Ano? So, last week, fundamental. This week, this next 2 days, technical. No? Kung mapapansin ninyo, we only spent 1 day. No? 1 session for fundamental and then we're spending 2 sessions for technical. Makikita nyo ang bias ni Miss Sally kung bakit ganon ang ating schedules. Okay? So, technical analysis. Technical analysis is basically the discipline for forecasting the direction of prices through the study of past market data, primarily of price and volume. Sa stock market, if you have been trading the stock market locally or abroad, no, alam nila ang volume kasi alam nila kung ilang numbers of shares ang binebenta nila, di ba? At saka yung value no. So, na-determine nila yung volume. However, in the forex market, no, synthetic ang volume eh. Kasi hindi naman natin makocompute yung talagang naging transactional volume for the day, di ba? Let's say for Monday, mahihirapan tayong kunin yung volume kasi bawat human being na buhay na gumastos itong araw na to, iko-compute natin kung paano ano yan. Tapos i-ano natin yan accordingly, no? Kung sa Philippines, kung gaano karaming bilyong piso ang umikot itong araw na to, and so on and so forth. Sa China, sa Japan, no? Australia, no? New Zealand, all the way to the US of A. No? Eh, doon sa American continent, ando dun yung Canada, ando yung United States, nandun yung Mexico, Costa Rica, Argentina, Brazil, di ba? So, mahihirapan tayo i-compute yung volume nun. Kaya yung volume natin dito ay synthetic lang, no? Now, pwede pa rin natin siyang gamitin, no? Para sa ating approach, no? Sa ating analysis. But again, no? I just have to reiterate, this is synthetic. Kumbaga parang fake lang. Yeah. Now, let's talk about the chart, no? Ito yung tatlong popular na method or charts that is
widely used by traders, no? The one on top, no, is what we call the line chart. Pag usually ang line chart, ang details lang yan, hindi niya na ina-account ang opening, ang high, ang low for the day or for the period. Ang ina-account lang niya yung closing. Although pwede mong gawin yung chart na line chart na opening lang yung i-highlight niya o kaya yung low lang o kaya yung opening o kaya yung high o kaya yung low, no? Pero iisa lang, hindi pwedeng yung apat na yun i-indicate niya. Kaya yung iba gumagamit ng tinatawag na open high low close chart. Ito naman yung commonly named as the bar chart, no? And then finally, the most favorite of all ay yung candlestick, no? So, yan yung mga common charts na ginagamit. Now, to look for the line chart, all you have to do is go to the MT4 or MT5 and then look for this icon. Pag tinapat ninyo yung mouse doon, lalabas naman yung description, no? And it will tell you that it is a line chart. For the bar chart, ayun naman yung icon niya, no? Oh, wala yung mouse ko. Ayun. Meron naman meron namang distinction yan. At saka lalabas yung description, no, ng icon. And then, sa line chart, alam naman natin lahat, isa lang ang line niyan, ano? Maakit baba yung line based lang sa closing. However, pwede niyo naman siyang gamitin sa high, sa low, or i-indicate niyo opening lang, no? Yan. Ito yung maganda sa bar chart. Kasi yung apat na dinidescribe ko, nandoon lahat, no? Yung kunwari, no, ito 1-minute chart. In 1 minute, magkakaroon ng opening, yung start ng minute na yon. Tapos, within the next 60 seconds, aakyat bababa yung price, di ba? So, aakyat ng konti, bababa ng konti, aakyat ng mas mataas kanina, no? Bababa ng mas mababa kanina, so on and so forth, no? So, hanggat akyat ng akyat yan, na ipiprint out, na itatag yung high niya at saka yung low. And then at the end of the 60 seconds, syempre magko-close na yung minute na yon, kung ano yung naging price niya nung naglipat na sa panibagong minute, that will be the closing na. Do you follow? So, ang nangyayari, in a period of 1 minute, na-define natin yung opening, no? Kunwari, 7:01, no? Na-define natin yung opening nung 7:01 na yan, yung 1 minute na yan. Tapos, within that 1 minute, madi-define natin yung high at saka yung low. Tapos, nung nag-7:02 na, yun ngayon yung magiging closing price natin. So, may re-record pa rin natin yung 7:02 na na price. And that will be our closing. And if you will notice, no, sa bar chart, kung ano yung opening, halos dun din yung closing kung ano yung closing nung previous frame, halos yun din ang opening nung next frame, no? Nung next time period. Yun. So, dun sa bar chart, nakikita yung apat na importanteng numbers, no? Na kailangan ng mga traders para ma-identify niya kung bullish o bearish yung bar na yon, no? If you will look at the chart, the PowerPoint frame, no, yung slide, no, yung opening ng bullish ay mas mababa sa closing ng bullish bar. Kumbaga, nag-open siya ng mababa, nag-close siya ng mataas, no? Yung high and low, parati naman meron yan. Ano? Pero tingnan mo yung bearish bar. Yung bearish bar naman, ang opening niya ay mas mataas kaysa sa closing. Kumbaga, nung nag-open siya, tapos nag-high, nag-low, tapos nung natapos yung time frame, nagsarado siya na mas mababa sa opening. So,
makikita natin kagad, no, na we can define that as the bearish bar. Ang dilema sa ganitong ano, sa ganitong bar chart, eh iisa-isahin mo yung bawat bar, di ba? Para malaman mo kung bullish bar siya o bearish bar. Yon. Ito yung example. Makikita ba ninyo kung alin dyan ang bear at saka bullish bar? Di ba? Hindi. So, kailangan mo isa-isahin yan. Kaya ang naging popular sa lahat ng mga traders ay yung tinatawag na ngayon na candlestick. Yung candlestick naman, eh, na-invento to ng mga Hapon, no? During the Bushido era, no? Yung mga ninja-ninja era nila. Kasi ginamit nila yung candlestick para ma-record nila yung rice harvest nila. Opening nung kunwari ng month, no, ilan yung harvested rice nila. Tapos during that period, no, ilan yung dumating na bigas at ilan yung pinakamababang harvest nila. Tapos mag-end nung month. So nare-record nila, no? So ngayon, ito yung kagandahan ng candlestick, no? They are formed using the open high low close. Kapareho ng bar chart, di ba? However, time frame pareho, pare-pareho lang yan. However, ito yung kagandahan sa candlestick, no? Di ba may bullish na bar doon sa bar chart at merong bearish. Dito kasi, no, mukha siyang kandila. And lahat naman siguro kayo nakakita na ng kandila o nakahawak na, no? Yung iba siguro naglalaro pa noon ng mga kabataan, no? Yung pinaka body niya, no? Yun yung pinaka kandila, no? Tapos yung mga high and low, eh ito yung nagsisimbolize ng wick o yung mitsa. No? Yung kandila, di ba, eh, normally, isa lang yung mitsa nun. Yun yung sisindihan natin. Pero kapag tinunaw mo rin yung candle or yung wax sa ilalim, lalabas uli yung mitsa, di ba? So, ganun yung itsura ng kandila. No? However, ang kagandahan sa candlestick, kinukulayan niya yung pinaka-candle. No? Yung pinaka-wax. Yung wick, ano na yan, automatic na yan, no? Alam na natin na high at saka low yan. Hindi mo naman pwedeng i-define na high yung wick sa ilalim. Automatic yun. Yan na yung low. Diba? Sa bullish bar chart, diba, nag-open low, nag-close high. Pwede yung candle nun, eh, magiging pagitan ng closing at saka ng opening. However, pwede natin na automatically, no, the system can automatically color it either white or black or any color combination that you prefer. Do you follow? Ito, tingnan nyo. Yung bullish candle, di ba, open low, close high. In my slide, I colored it white. Di ba? Tapos, yung bearish candle, nag-open high, nag-close low, I colored it black. Kaya kung makikita ninyo dito sa ano na to, sa picture na ito, yung bar chart, tapos biglang kinonvert natin sa candle, yung bar chart medyo mahirap tignan, ano? Ito, pwede ko sabihin na bullish, ito bearish, ito bullish, ito bearish, ito bullish, bearish, bullish, 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 and then bear, 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 and then bull. Ang hirap, di ba? Hindi mo madi-define. However, pag kinonvert mo yung chart mo, automatic sana mag-define kung black yung wax or yung candle or white. Di ba? In this case, kapag bearish, it's colored black. Kapag bullish, it's colored white. So, kung makikita ninyo, the more black I see in this time frame, eh, I can define it or analyze it or consider it as bearish. Pero the more white candles I see, I can define it as bullish.
So, ito yung ngayon ang naging paborito ng karamihan na mga nagtitrade, no, ng technical analysis. Ang ginagamit nila, candlestick ang chart na paborito nila. So, situate tayo doon sa mga nag-a-analyze na ng market, no? Kasi advanced ito. So, I suppose alam nyo na yung mga basics ng technical analysis. So, let me ask you this question para meron kayong points kay Miss Sally, no? Ano ang mga ginagamit ninyo na chart? Tatlo yung pinag-usapan natin. Alin sa tatlo ang ginagamit ninyo? Ayan. For 5 points, unahan na lang ng sagot. Oh, si Paterno, candlestick. Si Vincent, candle. Si Kim, candle. Alvin, candle. Walang gumagamit ng ano. Halos lahat talaga kayo, no? Candle ang ginagamit. Walang gumagamit ng line. Wala ba? O si Michael. Ay, hindi. Line and candle. Line lang. Mahirap. Alvin, alin ang mahirap? Yung kay Neil, default niya is... Ano yung default? Yung high and low. So, si Alvin naka-bar. Ayun. Open at close. Ano yung open at close, Alvin? It's either line, bar, or candle. Di ba? Mahirap sa line, sabi ni Alvin. Actually, hindi. Kasi kung talagang aanin mo lang, ang importante dyan yung closing, di ba? Yan. At any rate, walang, there is no wrong or right answer here. Kasi kayo yung nag-a-analyze, eh. Meron kayo nakikita doon sa chart na hindi ko nakikita or iba ang interpretation ko doon sa chart, di ba? So, there is no wrong or right answer here. Lahat ng mga sagot ninyo, tama. Okay? So, moving on, no? Punta na tayo ngayon sa next, no? Ito yung candlestick dito, yung icon na yan. Okay, let me ask you this, no? Ang pinapakita rito is H4, no? Bawat bar, bawat time frame is worth 4 hours. Ano ko nasabi yun? Kasi ayun ang nakalagay, H4. Tapos, ang instrument na pinapakita dito ay Japanese yen. May kita rin ninyo, nakalagay doon, no? USD/JPY, H4. So, ito yung Japanese yen, no? Laban sa dolyar. I have a quick question. This is using the candlestick. My question here is it an uptrend or a downtrend? Alin dito? Ay, di, mali. Let me rephrase the question. Alin dito ang downtrend? Black candle or white candle? For 5 points. Magulo. Ano ang tanong ko? Alin ang bullish, di ba? Black or white? No, sir. Ang question mo yung downtrend. Ah, downtrend. Opo. No, ang downtrend. Tama. Sorry, oo. Tama yung sumagot na white. Dito ngayon, merong right at saka wrong answer. Dahil isa lang ang tamang sagot dyan. Ang tanong ko ay kung alin ang downtrend. The correct answer is white. Paano nyo malalaman white? Eh, dito na lang, di ba? Halos nag-open na pababa siya at mas maraming white. Dito naman, pataas, mas maraming black. So, dun pa lang sa candlestick, di ba? Wala tayong basihan except for the way it looks, no? The more white I see, the more down it gets. The more black I see, the more up it gets. So, dun pa lang nakikita na natin kagad, di ba? Yon. Okay? Now,
let us define, no, how to interpret a candlestick, no? Let's define the differences, no? Kasi dalawa yan eh. Yung isa, yung body, yung isa, yung wick o yung mitsa. Yung mitsa, syempre, merong dalawa, upper and lower. Now, the body, black or white yan, determines the pressure. So, yung pressure, kagaya kanina yung chart kanina dito, di ba? Yung white, ito yung downtrend, no? Tinignan natin, colored white siya, it determines the pressure. Nakita nyo naman, no? Na malaki yung percentage ng white, kaya kung titignan nyo, pababa siya. Sa kabila naman, no? From December 5 onwards, eh puro, mas marami ang black, nakikita ninyo, ang determination ng body is predominantly going up. So, bullish. So, balik tayo dito. No, the real body determines the pressure. No, kung black yan, or blue, or green, or red, no, it will determine the pressure. Yun yung pag-understand mo sa isang candlestick time frame. Now, let's define the shadows naman. Kapag mas mahaba yung upper shadow kesa sa lower shadow, no, ang dominance niyan ay yung pataas. Kapag mas mahaba yung sa taas kesa sa baba. Ang kabaligtaran niyan, of course, is mas mahaba yung lower shadow kesa sa upper shadow. No? So yung dominance niyan, pababa naman. Okay? Ba't pito kagad yung tanong? Ah, mga ano lang to. Point system. Okay. So, ba't nawala? Sorry at sandali. Ayun. So, again, no, if you plan to trade the US, the candles using the candlestick, this is how you define every candlestick, no? The body determines the pressure. The shadows determines the dominance. Okay? Now, as far as dominance is concerned, titignan ninyo kung alin yung mas mahaba, yung upper or yung lower. Kung upper, ibig sabihin nun, mas dominante yung mga bumibili. Diba? In every given time, merong bumibili, merong nagbebenta. Dito mo ngayon madidetermine yung kung sino yung mas dominante o sino yung mas marami. Yung bumibili ba o yung nagbebenta. Kung mas mahaba yung upper body, ay yung upper shadow, ibig sabihin nun, mas agresibo yung mga buyers. Bilisan lang ng bili. Diba? Kaya nga akyat ng akyat, mas mahaba yung upper shadow. Ngayon, kung mas marami naman na sellers, eh, di syempre hahaba yung lower shadow. Okay? So, ganun lang po yan. Madidetermine po ninyo kagad yan. Ayan. So, na-discuss na natin, bullish candle, nag-open sa baba, nagsara sa taas. Ang bearish candle naman, nag-open sa taas, nag-close sa ibaba. Ayan. Now, in this case, instead of black or white, ito naman ngayon, green or pink. Ayan. You can practically color any color that you want, no? You choose, no? Wag lang meron akong isang trader nagulat siya, hindi niya makita yung mga candlestick. Kasi ang ginawa niya, since may ano siya, mahilig sa color black. So ang bullish candle, kinulayan niya black, tapos yung bearish candle, kinulayan din niya ng black. Tapos ang background niya black din. So wala siya nakikita sa chart niya. Yun. So, huwag nyo sanang gawin yun. Okay? Now, ang bullish, like, syempre, nakita naman ninyo, no? Ang dominance, no? Or ang pressure, eh, paakyat. Meaning, nag-open low,
nag-close. High. Samantala, ang bearish naman, nag-open high, nag-close low. Kaya yung kanyang pressure, iba kulay. In this case, we colored it red. Points uli. Okay. Ito, tanong ko. Bakit bull ang nagre-represent sa uptrend? At bakit bear ang nagre-represent sa downtrend? For 5 points. Dali. Sayang yung cellphone. Ano to? Sungay ng bull. Ano yung sungay ng bull, paterno? Yun, tama. May nagsabi. The manner they attack. Ang bull kasi, kapag a-atake, yumuyuko muna, linalagay niya yung sungay niya sa ilalim para pagka inangat niya yung leeg niya, pasuwag pataas. No? Kaya bull is ang naging symbol ng uptrend, no? Naging bull. Kasi baba, akyat. No? Samantalang ang bearish naman, ang bear, ang mga bears kasi marunong tumayo yan eh. So tatayo muna, tapos parang nakasurrender sila, tapos pababa yung pag-atake ng kamay niya. Yung mga kuko niyan eh, malalaki. Mga 6 inches yung kuko niyan eh. So pababa ang atake niya. So therefore, siya nag-symbolize ng bear na downtrend market. Bull uptrend, bear downtrend. Okay? So, daming sumagot. Oh, sana nakuha niyo yung points, no? So, ito yung symbol ng bear. Decreasing. Ito ngayon. Alin dito yung bullish? Yung green o yung red? For 5 points. Daming sumagot kaagad. Green. Oo, daming sumagot. Oh, ayan. Congratulations doon sa mga sumagot ng green. Tama po yun. Oh. Kita nyo, walang usap-usapan, di ba? Nagbago kulay dito. Alin ang bullish? Green. Alin ang bearish? Red. Alam nyo kagad kung ano yung bias ng market, di ba? If it's bullish or bearish. Automatic na eh, no? So, wala pang mga analytical ano yan. Tingin pa lang sa chart. Alam na natin kung ano ang bias natin, kung uptrend or downtrend. Okay. Let's now talk about the doji. Yung doji naman, yung opening niya at saka yung closing niya, halos pareho. Kaya kung titignan niyo, parang walang candle, walang wax. Diba? Walang body. No? So, pag nakakita kayo, meron talaga, nangyayari talaga yan. No? Pag nakakita kayo ng ganyan, no? This is what we define as the doji star, no? Where it signifies uncertainty, market uncertainty. No? There is no real body. Opening and closing are almost the same. Kaya, whenever I see a doji, kunwari, I'm monitoring the gold hourly. Tapos nag-end yung 7 o'clock hour ng doji. Ibig sabihin nun, yung buong oras na yon nung 7 o'clock hanggang 8 o'clock, walang ginawa yung market. Akyat baba, tapos pumupunta uli siya sa opening price. No? Tapos akyat na naman konti, bababa na naman konti, tapos magsisteady na naman. Parang parati niyang pinupuntahan yung opening price. Kaya nung natapos yung 8, nung 7 o'clock na ano, dahil kasi hourly yun, nung 8:01, yung opening sa closing, halos pareho. Pag ganyan, ang tendency, hindi ako gagalaw sa 8 o'clock.
Kasi that's what I consider market uncertainty. Eh, kung yung mga world market, eh, world traders, eh, di nga sila magkanda agree sa bias ng gold. But ako sasali, eh, ang lit-lit ng capital ko. Diba? So, whenever you see a doji, no, maraming klaseng doji yan, mamaya, don't do anything, no, for that particular period. No? Yan. Ito yung sinasabi kong different types of dojis, no? Meron dragonfly, may gravestone, may long log, may long legged dojis, no, marami pa yan. I remember in my during the 90s, hindi pa uso internet noon eh. I keep going back to National Bookstore kasi meron libro doon, no. All about candlestick. I forgot the author. Hindi ko mabili-bili. Tapos naka-plastic siya. Kasi ang mahal-mahal. 18,000 pesos. Pero parati kong tinitingnan. Tapos nabasa ko na yung likod. Pero tuwi pupunta ako uli doon. Hawakan ko yung libro na yun. Tapos babasahin ko uli yung product insert niya doon sa likuran. No? I'm just starting a family at that time. Hindi pa priority yung 18,000 pesos. Remember, this is the 90s, so 18,000 pesos is a hell lot of money. Kaya hindi ko binili. However, baka magustuhan ninyo, no? Meron naman yan sa National Bookstore. Eh, anuhin na lang ninyo. Pag-tripan na lang ninyo or try to get a PDF na lang of that. Meron isang chapter kasi doon. Talagang pag-uusapan lang, dojis. napakaraming ano niyan. That's mga definitions pa yung mga speculative analytical approaches nila when they see a doji. Yan. So moving forward, teka lang. Let me share my chart. Can you see my chart? Guys, nakikita nyo? Yan. May nakikita ba kayong doji? This is 1 hour, by the way. I can see several. I can see 1, 2, 3. Yan. Ayun, no? Doji. Nakikita niyo yung mouse ko? May doji, di ba? Ayun uli. May doji. Yun. So if you will notice, no, halos common occurrence yung doji. Wala na akong nakikita. Ayun, isa pang doji rito. Isa pa dun. So halos common, di ba? Nangyayari yung doji. Ayun, isa pang doji ron. So if you look at it, no, ano to? Dollar francs, no. Merong mga dojis, di ba? Nangyayari 'yon. So, whenever you see a doji, you're analyzing the market. Pahinga muna. Sa iba naman uli, baka sa susunod na time frame meron na naman. Ayun. Sana ba ako? Ayan. Now, ito na yung medyo may konting technical, no? For the newcomers or newbies in trading, no? Medyo magkakaroon na ng konting memorization tayo dito. Tatandaan ninyo itong dalawang terms na ito, support at saka resistance, no? Kasi parati nyo ako maririnig na ito, yan yung support, yan yung resistance. Now, these two, no, the support and resistance, they are levels where price will potentially stall. And sometimes even reverse. Yan. Importante po yan, ano? Support and resistance. Now, let's define support muna.
Support is the price level at which demand is thought to be strong enough to prevent the price from declining further. Logic dictates that as the price declines toward the support and gets cheaper, buyers become more inclined to buy and sellers less inclined to sell. By the time the price reaches the support level, it is believed that demand is overcoming supply and is preventing the price from falling further. No? So yung support, by mere description, eh, ito yung tinatawag na sahig. No? Tuwing pumupunta yung price doon malapit sa sahig, yung sahig o yung support, this is just an imaginary line. No? Na tuwing pumupunta yung price doon, ang nangyayari, dumadami yung agresibong buyer kesa doon sa mga agresibong seller. Remember, at any given time, no, even today, even now, this very moment, no, anong oras na ba ngayon? O 7:41, this very moment at 7:41, meron mga bumibili ng dollar laban sa euro at meron nagbebenta ng dollar laban sa euro. Ang importante natin malaman o ma-define, sino ang mas maraming bumibili o yung nagbebenta? Ngayon, doon sa support o sa sahig o doon sa imaginary line, tuwing lumalapit doon yung presyo, eh, nagiging mas agresibo yung buyers kaysa sa sellers. Example na lang, sa Philippine peso, ang average na natin ngayon is 55, di ba? Pero kunwari, pumunta yung peso ngayon, dollar at saka dollar laban sa peso, pumunta ngayon sa 50 or 5100. Tapos may nakikita pa tayo ng 50.80. Ang nangyayari ngayon sa market, parang lahat ng mga Filipino traders sasabihin na ang mura na ng dollar. Makabili nga. So, hindi lang isa yung ganun ang iniisip. Marami yan sila na mag-iisip na at 50.80, napakamura na ng dollar. Ito na ngayon yung kinoconsider nilang support. Pag nandoon sa presyo na yon, kahit hindi nila gustong, wala sa plano nilang bumili ng dollar, napapabili sila. Bakit? Kasi nasa baba na, nasa support na yung price ng dollar peso. Kaya ang nangyayari, kahit wala naman silang balak kanina, bumili, eh nakita nila yung presyo, to them it is an opportunity na. Kaya bibili sila the rate of 50 pesos or 50.25 or 50.50, di ba? Kasi alam nila na hindi na nila nakikita yung 49 eh. At kunwari, higit 2 taon nang hindi nakikita ang 49. So, nung pumunta ng 50.50, they decided to buy even when they had no intention of trading or buying dollar peso at that moment, at that time. Kumbaga, nag-concentrate sila sa dollar yen. Eh, pero nung nakita nila yung dollar peso at 50.50, nakita, alam nila na yun na yung support. No? Ang 50 is the universal accepted support. Eh, nagsibilihan ng mga Filipino traders. Yun. Kasi alam nila, nakita na nila for the past several months na hindi na po 49 yan. Kaya yung 50, that is considered the support line na. Again, the imaginary line ng bawat Pilipino. Okay? Now, let's talk about the resistance. Yung resistance, kabaligtaran lang na support. Pero sige, basahin natin. It is the price level at which selling is thought to be strong enough to prevent the price from rising further. Logic dictates that as the price advances towards the resistance, ito yung imaginary line sa taas or ito yung kisame, no? Sellers become more inclined to sell and buyers less inclined to buy. No? By the time the price reaches the resistance level, it is believed that supply overcomes demand and prevent the price from rising above that resistance. Again, yung kisame o yung feeling, no? O Filipino trader ka, nakita mo, 59.
Eh di ba, nag-ano yan na nagsi-60. Actually, nung nag-60 yan, pumunta akong bangko, nag-withdraw akong dollar ko eh. Pagpunta ko ng money changer, wala naman nagbibigay ng 60, pero 59.80 nakakuha ko. So, na-ibenta ko nung ganon. Eh, hindi lang ako siguro ang gumawa nun, di ba? Kasi alam na ng mga Pilipino, tuwing akit ng 59 level yan, eh hanggang doon na lang, hindi naman nag-60 yan. Mas maganda kung nag-60, doon ako makakapagbenta. Pero, since hindi nga, no, at 59.80, nagbenta na ako. You follow? So, yung resistance, again, imaginary line lang din niya. No? Kaya, sabi ko nga kanina, no, sa trading, walang tama, walang mali. You know, when it comes to technical analysis. Kasi, yung nakikita mo, yung pwedeng parang hindi ko nakikita eh. So, why will I be mental when I myself have a different interpretation? So, ito ngayon ang itsura ng support at saka ng resistance, no? Yung support, ito yung sahig. Yung resistance, ito naman yung isame. At any given time, no? Diba sinabi ko kanina, 60 to 70% of the time, the market is ranging. So, when it is ranging, it is best to use technical analysis. Whereas 40 to 30% of the time nagte-trend yan, yung talagang biglang nagbi-break siya dun sa normal ranging price range niya, no? So ayan, importante yung resistance at saka support. Ano ang gagawin natin kapag malapit ang presyo sa resistance? Do we buy or do we sell? For 5 points. Yun. Yan ang gusto ko. Is ang sagot nyo. O, lahat. Sell. Tama yun. Sell. Kasi malapit sa resistance. E paano kung malapit sa support? Anong gagawin natin? Buy naman. Tama. Sila Vincent. No? Michelle. O, yan. O, maraming sumagot. Miss Sally, alam mo na ang gagawin. So, ayun, di ba? Madali na, no? Masarap pa mag-trade ng technical analysis. Siyempre, masarap. Dahil kasi alam natin eh, kapag malapit sa resistance, we buy. We sell. Malapit sa support, we buy. Ganun lang kasimple. Huwag na natin pahirapan sarili natin. No? Yan. Now, let's now talk about general trend lines. No? Dito na magiging exciting ang paggamit natin ng support and resistance. No? Technical analysis is built on the assumption that price will eventually trend. No? Trend lines are an important tool in technical analysis for both trend identification and trend confirmation. Diba sa fundamental analysis, parati ko ni-emphasize, ihintay natin yung actual data release for the confirmation. Diba? Sa technical analysis din, merong ganun. No? By analyzing the trend lines, by analyzing the charts, no, we can both identify and confirm kung saan papunta yung market. Is it going up or is it going down? But again, yung importante sa fundamental, yung actual, no, it is the confirmation. Dito naman sa chart or sa technical, meron din, no? Nakikita rin natin yung confirmation, no? A trend line is a straight line that connects two or more price points that extends into the future to act as a line of support or a line of resistance. So, by that definition alone, ito na yun yung masasabi kong pinaka-exciting sa lahat. No? At
sana makinig kayo mabuti kasi marami pa rin nagkakamali dito sa ini-explain ko. No? Alam naman na downtrend line pero nag-buy when in fact you should be selling. Alam na uptrend line pero nag-sell like, kasi malapit daw sa resistance when in fact you should have waited for it to go to the support and then you initiate the buy. So, sana huwag kayong magkamali, no? Intindihin nyo lang na mabuti ito, no? Let's first talk about uptrend. An uptrend line has a positive slope. Pag sinabing positive slope, paakyat. And is formed by connecting two or more low points. Ayusin ko to para i-capitalize ko yung low points, no? The second low must be higher than the first low to have a positive slope. Uptrend lines act as a support and indicate that net demand is increasing as the price rises. A rising price combined with increasing demand is very bullish and shows a strong determination on the part of buyers. As long as the price remains above the trend line, the uptrend is considered solid and intact. Diba, it can create a trend. I can create, by this definition alone, I can create a support line, an imaginary support line that extends into the future. Like in this case, no? No? If you will notice, yung trend line ko, the second low must be higher than the first low. Diba, yun, no? The second low must be higher than the first low. This is the second low and this is the first low. So I was able to create an imaginary line that extends into the future. Now, this line is a support line. But I can also create a resistance line here. Diba? Diba? I can create. Pwede ba akong magsulat dito? Let me try. Paano ako makakapag-draw? Draw line. So, ayan. Diba? Nakita niyo yung green line? No? I can create, no? Nakikita niyo yung green line na yan? Say yes. Yes, sir. Ayun. So, nakakapag-create ako ng resistance, no? Kasi yung support na ano ko na. In an uptrend line, my bias is always buying. Pero yung iba kasi, porque malapit yung price sa resistance, they decided to buy or to sell. Pero remember, no, on an uptrend line, your bias is always on the buy, not on the sell. Never start a trade with a sell if it's uptrend. You always start your trade with a buy. May mga questions ba? Yeah. Ayun, nag-confirm lang sila sa green line. Do you follow? So, yan yung uptrend line. Now, let's talk about an example. Ay, ba't meron pa rin doon? Erase ko na yung ano. Kaya, let me create. Nakikita nyo to, no? EMC Corporation naman, no? The first low must be higher than, the second low must be higher than the first low to create an uptrend line that extends into the future. So, nung nagpunta ng 3, this is the only time that I was able to buy EMC Corp. And then, umakyat sa, I will have to do this every time. Ayun. So, nung nangyari yan at nangyari ito,
I was able to liquidate at a profit. And then, since lalong umakyat yung ano, yung support ko, nung nag-create ako, panibagong support level dito. From 4, this is my 4, to 3. So, nung nasa 5, this one, dito lang ako makakapag-enter ng buy order. So, if you will notice, no, I always start my orders with a buy instead of a sell. Questions? Kung walang question, we move to the next. Ayan. Paano ka makakagawa ng trendline support, no? Paano ka makagawa ng support, no, using your MT4? Ito siya. When you click this, lalabas trend line. So to create a trend line, you just put it to the first low and then connect it to the second low, which is higher. Do you follow? So punta tayo sa ating demo slide. No? Ito yung trend line. So to create, I just connect one and na bitawang ko kagad. Sorry. Ayan. Iusog ko lang po ito. Ayan. Ganun. So now, in this case, I will wait for the price to reach my support before I enter a buy trade. Okay? Ibahin natin, sandali. Let's look at it on 1 minute para mas maganda yung chart natin. And so 1 minute, I create this one and then connect it to this one. Ayan. Any time frame, pwede natin gawin yan. No? Sa 1 day, pwede rin. Sa monthly, pwede din. Ayan, medyo mabagal lang ang lipat. Do you follow? So, sa euro, 1 minute, pwede rin natin gawin yan. Or sa 1 hour. Ayun. Okay? So, saan tayo? Sa screen. Oh. Where is my PowerPoint presentation? So again, go to your MT4 or MT5, makikita ninyo yung trend line icon, which is this one. And then you can create your support trend line. So, now, syempre, pag merong uptrend, general uptrend line, meron ding general downtrend line. Kabaligtaran lang ng uptrend. Ano ang kabaligtaran ng support? Eh, natural resistance, no? So let's now talk about resistance. I predominantly use trendline resistance if the chart is on a downtrend, no? A downtrend line has a negative slope and is formed by connecting two or more high points. The second high must be lower than the first high to have a negative slope. Kabaligtaran lang siya ng support, di ba? Second low must be higher than the first low. Ito naman, the second high must be lower than the first one, no? Downtrend lines act as a resistance and indicate that net supply is increasing even as the price declines. A declining price combined with increasing supply is very bearish and shows the strong resolve of the sellers. As long as the price remains below the trend line, the downtrend line is solid and intact. A break above the trend line usually indicates that net supply is decreasing and that there is a change of trend, no, in the next time frame or in the imminent future.
So, ito naman ang itsura ng downtrend line. The second high, hindi na low, high na pinag-uusapan, must be lower than the first high to plot a declining trend. So, ayan po siya. Ayan. This is an example of a downtrend line. Tapos, nag-break, no? So, nagkaroon ng reversal. Between lines 1 and 2, the second high must be lower than the first high. So, I was able to create a downtrend line. Oops, sorry. Ba't bumalik? Bumalik siya doon. Oh. Ayan. Sorry, malikot yung mouse ko. I should buy a new one. So in this case, no? Siyempre hindi pa nangyayari yung 3 and 4 nung nakapag-create ako ng 1 and 2, nakapag-define ako ng downtrend line. Pero nung umabot na nung 3, that was a decision for me to sell, di ba? Kasi hindi ano na eh, lumapit na siya sa aking ano eh, sa aking resistance. Can I create a support here? Of course I can. Ayan, no? So this is my support, no, extending into the future. So nung umabot sa 3, this is the time I sold Amazon, so around 40. Pero nung umabot siya doon sa aking support, so somewhere here, so let's say 15, I sold it, no? So binenta ko siya sa 40, nabili ko sa 15. Did I make money? The answer is yes. Umakyat uli sa number 4. I sold again. So palagay na natin $18 ito. And then bumaba sa between 0 and 10, palagay na lang natin sa 5 ko na ibili. Na ibenta ko ng 18, nabili ko ng 5. Did I make money? The answer is yes. Diba? Pero nung umabot dito sa number 5, no, I should have sold again. Kasi ang usapan, tuwing lalapit sa aking resistance, I will sell. Diba? Pero ang nangyari, imbis na, teka lang, I'm trying to erase the, ayun, imbis na bumaba, ano nangyari? Nag-break niya yung resistance ko. So, with this trade, no, the number five trade ko dito is a cut loss. Kasi reversal na, hindi na siya nag-maintain ng trend niya. Kung hindi, gumawa na siya ng panibagong trend, which is a reversal. Nag-uptrend na siya. So from that time on, I will create now a new support that will extend into the future. Kita niyo? And then I will also create, siyempre, para malaman ko kung saan ako magliliquidate. Diba? Ayan. So kanina, wala akong ginawa kundi magbenta ng Amazon. Pero nung nag-break siya between July and October, no, then I'm no longer a seller but a buyer. So I will just wait for this price to reach my support before I enter a buy order on Amazon. And then I will liquidate that when it reaches my resistance. Do you follow? So, huwag po kayong magkakamali. Ah, kapag nakita ninyo general trend line, then you should create your support or your resistance and then act accordingly. Okay po? Sarap mag-trade ng ano, no? Ng technical. Eto. What am I showing you here? Can you see my chart? It's dollar francs, no?
ang magandang chart na gamitin. Ito na lang. O si Dala. Okay. Anong trend line ang gagamitin natin dito sa Aussie dollar na ito? Are we going to? Sobrang tight. Let's stick to the 1 hour. Question. Anong trend line ang gagawin natin dito? Support or resistance? Downtrend line. Downtrend line. Anong gagawin natin? Anong gagamitin natin? Anong i-create natin na line? Support or resistance? Ayun! Resistance. Di ba? Ayan, lakihan natin. So, gagawa tayo ngayon ng resistance, no? So, umpisa natin. Wala dito. Pababa. Uy, mali. Sorry. Ayan, ayan. Nagkaganito to. Okay? Tama, no? Resistance. So, ano ang magiging initial orders ninyo dito sa resistance? Buy or sell? Yun. Yan ang gusto ko. Lahat kayo, sell. Tapos, kapag lumapit sa support, then you buy. Buy back, di ba? So, at least, isa ang iniisip natin. Okay? So, lipat ko na uli, ha? Balik na tayo uli sa ating PowerPoint presentation. Ayan. Klaro naman po, ano? Ayan, ito dollar francs and it is clearly a downtrend, no? Pero lalong lumalim pa yung downtrend, no, yung support niyan. So mas mamamaximize pa ninyo, no? Hindi kayo naka-sell dito. Dito lang kayo nakapag-start ng sell niyo. Kaya lang kung gumawa ka kayo agad ng support niyo eh nakapag-buy back na kayo somewhere here. Kasi because of the support line na break. Pero pagka na break naman na gano'n, hindi naman kayo magsisell din kagad ulit dito eh. Sa kayo magsisell doon pa rin. Okay? Clear yan ha? Ayun. Nakikita ba nila, Miss Sally, yung tinatype mo? Yes, sir. Naka-everyone po. Ah, okay. Ayun. So, everyone, kita nyo naman yung mga points ninyo, no? So, ayan. It is now dive into the more exciting way of analyzing the market, no? And this is by way of using technical indicators. A technical indicator is a result of a mathematical calculation based on indications of price and of volume. Values obtained are used to forecast probable price changes. The keyword is probable price changes. No? There are so many technical indicators already developed and are available on your MT4. No? Pag sinabing technical indicators, ito na yung mga borloloy na dinadagdag sa chart. No? Pwede panibagong chart o pinapatong dun sa open high low close bar nyo o sa candlestick
chart ninyo. Ayan. Siguro mas maganda kung dito tayo mismo sa MT4. By the way, no, I'm using MT5, not MT4. Sorry. Ayan. Pag gagamit tayo ng technical indicators, all you have to do is go to insert and then indicators. Tapos makikita na ninyo yung mga available sa chart, no? We have trend indicators, oscillators, volumes, Bill Williams, and then custom, no? Kung gusto ninyo mag-create kayo ng ano ninyo, pwede yan, no? Customs dito. Ang pinaka, I will just discuss yung mga, shall I say, popular, no? Ang mga popular dito ng mga oscillators ay yung tinatawag nila na stochastic oscillator o kaya yung RSI. Unahin natin yung stochastic oscillator. A stochastic oscillator will have two lines, no? One is the percent K. Default niya is 5. And then the other is percent D, no? Ang default is 3. Light green yung main, which is the 5, and then red yung 3. Pag in-okay ko to, it will create a new chart, no? And normally, it's posted below the chart that that I have displayed here, like in this one, no? If you will notice, no, the stochastic oscillator is computed between 0 and 100. Tapos merong perforated imaginary line na 80 at saka 20. Ang gamit nito is that kapag nag-break siya sa 80 in this case, no, that is for you to stand by, no? Kasi kapag nag-break siya ng balik pa below 80, this is the time that you need to sell. Whatever price here, you sell. Gawa lang ako ng, di ba nag-break dito? Yan. So nung time na yan, nag-sell ka. This, even if it was a doji. Kasi doji, oh, di ba? Halos pareho. Pati closing at saka opening, halos pareho. Tapos ito pa nakaka, ano dyan, pati yung high. Tama ba? Iusok ko lang ng konti, ha? Ah, meron palang high and low. Ayan. Ba't ayaw niyo yung map? Balik dun sa yan. Despite the doji warning, I am basing my trade on the oscillator, on the technical indicator. So nung nag-break below 80, that's the signal for me to sell. So whatever the price was at that time, makikita natin, ang closing price is 1.07622. So nag-sell ako nung price niya ay 1.07672. Kailan ako magba-buy back? Magba-buy back ako, not here. Diba nag-break na sa 20? Pero below 20. Nung nag-break dito, this is the only time I will trigger my buyback. Dito. Hindi dito, ha? But here. So nung pumunta dyan yung price, sumobra naman. Yan. Nung ayaw, ha? Andal kasi dito talaga. Ay. Nung pumunta siya dito, yan, nung nag-break dyan, this is the time I should have bought back euro dollar. So, ano yung closing dito? $1.07015. So, sa 0.15 ako bumili, tapos naibenta dito sa 622, di ba? So definitely, I made money. From 0.15 to 622, I made money.
This is how I use the technical indicator using stochastic. Ganun lang siya kasimple gamitin, no? Kung nagte-trade ka using the stochastic, hindi ganyan ang itsura ng MT4 mo kung hindi ganito. Mas malaki yung tingin mo gamit mo dun sa technical indicator, in this case, the stochastic. Gets nyo? So this is one way of analyzing the market. Question. Nakakatulong ba ang stochastic for you to identify if it's a buy or a sell? Yes. Ayun. Yes. Gemma, yes. Si Millard, yes. No? So, di ba Gemma, parang trabahong tamad? Babasahin mo na lang yung chart. Pag nagbigay ng signal sa'yo, pag nag-break ng 20, you buy. Pag nag-break ng 80, like in this case, you sell. Diba? So, hintayin mo na lang ito. Kung saan pumunta, then you get ready. Para pag, kunwari, bumagsak ng below 20. Pag akit niya ng 20 ganyan, then that's a signal for you to buy. Tapos umakit ng 80, maghanda ka na mag-sell. Kasi kapag nag-break below 80 siya, then that's the signal for you to sell. Buy and sell na lang. So, if the market is ranging, this is the time that you use technical indicators like stochastic. No? And si Andrew, si John, yes din sila. So, ginagamit ito eh. Very popular ito, but one of the newest indicator in the market is actually the stochastic. There is another one, the more popular relative strength index. Ganito rin sa itsura, no? Default is 14. Pero dito sa RSI, isa lang ang line niya. And instead of 80-20, 30-70 siya. Ayun. Do you follow? And if you will notice, halos pareho sila ng movement nung ano, tsaka signaling. No? Yung signal to sell nung stochastic, halos pareho lang din ng signal dito sa stochastic, sa RSI, and then signal din to buy dito. Ganun din, no? Break below 70 is the signal to sell. A break above the 30 is a signal for you to buy. Kaya lang, kung dalawa yung ina-analyze mo, baka mamaya magkakasalungat, so dadagdag ka na naman uli ng panibagong technical indicator. Pero sa akin, marami akong ginagamit pero hindi ito ang mga ginagamit ko kasi ang problema sa kanila, kinakalikot yung parameters. Gusto ko yung mga oscillators na hindi kinakalikot yung parameters. No? Ano-ano yung mga ito? Oh. I'll show you. One is MACD and the other one is parabolic SAR. Doon muna tayo sa MACD. Yan. Ito yung parameters na sinasabi ko. It should always be 12 for the fast exponential moving average. It should always be 26 for the slow exponential moving average. And it should be 9 for the MACD slow moving average. No? It's always 12, 26, and 9. Palitan mo yan ng ibahin mo yan, it's no longer MACD. Do you follow? Kaya ito, ginagamit ko madalas. Yan. Ang pag-analyze naman dito is that the histogram, itong line na to, no, is always either positive or above zero or negative, below zero. No? Napakasimple gamitin yan. Actually, trabahong tamad talaga yan. Kapag nagbigay ng positive na ano histogram, then that's the time for you to buy. Kasi tingnan mo, ito below zero yan, di ba? Tingnan nyo yung value, negative. Pero itong next time frame, positive na. So, nag-reversal na. Di ba? Sa MACD, kapag analyze ng MACD,
Excuse me. Pag nag-positive, that's the time for you to buy. You hold on to the buy until magkaroon na ng reversal. Like in this case, negative na siya, o negative 0.000139. Ito positive 0.000133. So nung time na yan, this one, whatever the price is, that was a signal for you to buy. And then, nung umabot na dito, this is the time that for you to sell. It may not look much, no? Pero mas maganda tingnan natin yan sa pag mas masigit. Ayan. Ang ganda ng mga ano, di ba? Buy, sell. Buy, sell. Buy, sell. Buy, sell ka dito. So on and so forth. No? Ganito lang ang pag-analyze ng market using MACD. Ni Lisa, na lost connection po ako. Ano po ang value nung sa MACD? It should always be 12, 26, and 9. Ni Lisa. Huwag niyong gagalawin yun. Okay? May question pa? Wala na. Okay. Moving forward, moving on. Linisin ko lang yung chat natin ulit. Yan. Okay. Insert tayo uli ng sa pang ano indicator. Isa pang indicator na hindi mo pwedeng kalikutin yung ano is the parabolic SAR. Pero ito kinalikot ko no just to ano use. It should always be the step is 0.2 and then the maximum is 0.2 and 0.2. Ayan. Tanggalin ko lang yung MACD no para luminis yung chart natin. Tinanggal ko na to, ba't na bumalik? Ayun. Yung parabolic SAR naman, no? Eh kung mapapansin niyo, walang nadagdag na bagong chart. Pero nag-superimpose siya sa aking candlestick. And if you will notice, no, yung candlestick ko ngayon eh may mga dots. Yung dots na yan are plotted either below the chart, below the candlestick, or above the candlestick. No? So, itong mga dots na to should now indicate whether I am to buy or sell. Kaya ako nagustuhan itong parabolic SAR kasi hindi ko na kailangan mag-set up ng aking stop loss. At hindi ko na rin kailangan mag-setup ng aking take profit. Kasi the dot itself is the stop loss. The dot itself is the take profit. No? Now, how do you use the parabolic SAR? Very simple. If the dot is above, then that is your signal to sell. And that dot is your stop loss. Kaya nga tinawag na SAR, stop loss, and reverse your position. So kung yung dot nasa taas, that is for you to signal, that is for you to sell, no? That is a signal for you to sell. You continue on the sell and you continue on the stop loss kasi kung mapapansin mo doon sa dot, sumusunod sa form nung chart, no? 'Di ba downtrend yung pinaka last couple of minutes niya. So yung dot, kung mapapansin nyo, sumusunod sa trend. So, nung time na to, this was a signal for me to sell. So, whatever the price was at this moment, nag-sell ako. And then, where is my stop loss? You own that na yun. I will adjust my stop loss until bumaba dito. Tingnan nyo ha, ito yung price niya. Ano yung price nung time na yun, nung time frame na yan? Teka lang.
Gusto ko lang ito. So, ito yung signal for me to sell, di ba? Hindi ko pa rin makita dahil dito. Ayan. Yung time na yan, nakapag-sell ako sa 1.06907. At yung dot na yon, that is my stop loss. So, I will adjust. Ngayon, ito yung stop loss ko. I will adjust until it reaches a new stop loss. This is 1 minute. Kung mapapansin ninyo, every time na magkakaroon ng panibagong candlestick, magkakaroon din ng panibagong dot. That will signify my stop loss. So kanina, ito yung stop loss ko. Ngayon, nandito na yung stop loss ko. So lumiliit, di ba? In fact, it is no longer a loss. No? Mag-liquidate man ako dito, it's already a profit. May questions ba? Si Melissa. Sir, anong time frame po magandang gamitin ang parabolic SAR? Yung magandang tanong yan, Melissa. 1 minute. Ginagamit ko yan sa 1 minute. Si Karen. Repeat ng settings po ng parabolic. Okay. Basta hindi mo nakita, no? Sige. Balik tayo sa indicators list. Ayan. Can you see my parameters for the parabolic SAR? It should always be, the step is 0.02 and the maximum is 0.2. Ayan. Huwag niyong gagalawin. Kanina ginalaw ko eh. Ayan. O, nag-iba na, di ba? Sumusunod. So, basically, a couple of minutes ago, nung time na to, ayan, it gave me a signal to sell, no? 1.06938. E ngayon, ano na yung parabolic ko dito? Ayan, lumalabas eh, na, ang likot kasi ng mouse. Ayun, bago na pala kasi kaya ganun. O 1.0868 na. Kanina 6974. So if you will notice, no, going back, mag-backtest ka. Ito signal to sell. Bumagsak. Did you make money? Yes. Ito signal to buy. Umakyat. Did you make money? Yes. Ito signal to sell. Money? Yes. Pero na-whipso ka rito. Tapos sell uli. Ito, whipso. Ito, take profit. Ito, whipso. Loss to. Ito, profit. Ito, profit. Ito, profit. Ito, baka loss. Ito, baka loss. Ito, profit. Ito, definitely profit. Ito, profit. Ito, profit. Profit. Ito, loss. Ito, loss. Ito, profit. Profit, loss. Ito, profit. Big. Huge profit, loss, profit, loss, profit, profit, loss, loss siguro to, or break even. Ito definitely profit. Ito definitely profit. Ito profit pa rin. Ang kagandahan sa parabolic SAR, it's not perfect. Wala namang indicator na perfect eh, na makakakuha ng ano. Kasi kung may indicator na perfect, edi lahat tayo billionaire. Diba? But what I'm telling is, if you're going to use SAR or you're going to use MACD or stochastic or RSI, there will be what I call whipso, no? What we call whipso. Ano yung whipso? Ito yung nagbigay sa'yo ng buy order pero bumagsak. So, talo yung trade mo. Kung bibilangin natin ito, no, yung mga profits and losses ng SAR o ng RSI, yung mga iba ang performance niya no eh 60-40 ganyan, 60% making money, 40% losing. So okay na rin kasi mas malamang yung panalo. Dito sa SAR, maraming mga whipso na tinatawag, no? Ayun, napakalaking whipso. Binigyan tayo ng order to sell pero on the third minute eh buy na uli. 'Di ba? At lalong tumutulo yung price. So lahat, kung titingnan mo,
yung parabolic SAR, sumusunod. Oh. So kung kunwari a couple of minutes back, no, nag-sell tayo, abay, ilang minutes na yan? Kaligyan na natin 20 minutes. Eh hanggang ngayon, nasa market ka at naka-sell ka pa rin. Tapos tumutulo. Diba? So, ang success rate ng SAR, eh nasa 80-20 naman. No? Kaya ako, sino yung nagtanong kanina ng time frame? No? O ano yung time frame? Ayun, si Nelisa. Pag ako nagtitrade ng ano ng ranging market at tapos gusto kong rumatrat sa market, I will use the parabolic SAR on a 1 minute time frame. Kasi blow by blow eh, bawat kilos ng mga market, ano yan eh. Let's say I only have one hour to spare. So, I don't want to waste my 1 hour for one trade, di ba? I'd rather use that 1 hour for many trades that I want, no, as much as I can. Now, using SAR, it will give me so many trades within that 1 hour. Merong mga talo, pero meron din mga panalo. So just imagine this trade na lang, itong pinaka bagong-bago. 'Di ba? Ang laki na ng profit niyan from 1.606950. Eh ngayon nasa 1.06828 na. This is if we're trading regular lots, this is close to $1,000 na. So, 'yan yung time frame na ginagamit ko. Current nagamit nasabi ko na yung SAR, ano? Sir, anong setup ng si Milesio? Ano yung Milesio, hindi ko masyadong naintindihan yung question mo. Ano, or you mean anong setup ng parabolic SAR? Walang setup yan. Basta ang parameters lang yan is 0.02 and 0.2. Si Andrew, tama po ba ang mga dots is the stop loss? Yes! Tama! Andrew, basically, you don't need to set up the stop loss kasi maya, usog ka ng usog. Every minute, gagawa ka ng, mag-a-amend ka ng stop loss. Tingnan mo, nagbago na yung dato kasi new minute. No? 8.33. Pag 8.34, panibagong dot yan. So malamang dito ipa-plot yung dot. No? Not unless mag-reverse. Pag nag-reverse yan, ibig sabihin, itong price lumipad above the dot. Kaya yung magiging next minute niyan, sa ilalim na yung dot. But in this case, oh ayun, bagong minute o bagong time frame, humahaba yung chart, no? Sa 8.34, magkakaroon ng dot malamang dito sa baba. Ayan. So, ayan Andrew yung stop loss, no? You don't need to set the stop loss na kasi isa na mismo eh. Kapag yung dot bigla na nag-plot dito sa ibaba, it only means one thing. I liquidate my sell, whatever the price is. Diba? So that's basically my stop na rin. And then, since yung dot nasa baba na, eh that's a signal for me to buy na. So there's no more need for you to put the stop loss or the take profit. Milesio, sir, hindi ba na-obsolete ang mga indicators? Lahat ba iyan reliable gamitin sa kahit anong panahon? Oo, Milesio, lahat sila reliable naman. Pero ganito yan eh. Yung mga indicators na yan, itong mga technical indicators, marami yan. No? Ang what I'm trying to say is, pag-aralan mo yung mga ibang indicators, hindi ko kayang explain lahat ng indicators dito. Hindi ko kayang i-discuss lahat ng indicators dito kasi maubusan tayo ng oras, no? At magagalit si Miss Sally sa akin. Pero yung mga popular lang ang dinidiscuss ko, more particularly do sa mga indicators na ginagamit ko kasi alam ko gamitin, kaya yun ang dinidiscuss ko, no? Pero may mga indicators na ang success rate ay 60-40. Meron naman indicators na success rate 80-20. Bakit nagkakaiba-iba ang mga success rates nila? Kasi iba-iba ang mga characters ng bawat isa natin, Milesio. Ikaw, paano ka ba magmaneho
Ako, pag nagmamaneho ko ng kotse, medyo mabagal. Bakit? Kasi kadalasan, family yung kasama ko sa kotse. Maingat ako kasi, di ba? Andyan yung pamilya ko eh. So, I'm a defensive driver. So, iba yung character ko. Hindi ko alam yung character mo, Milesio, kung ikaw ba eh aggressive driver o defensive. Or a combination. Di ba? So, ganun tayo. No? Bawat isa sa atin, iba-iba yung character natin. Ang tumutuloy yung market, oh. Tingnan mo. Di ba sumusunod yung DAT? So, imagine that. No? 1.0693 tayo nakabenta. Tapos ngayon, nasa 1.06800 na. 067 na. So, going back, no? Milesio, try to look for the indicator that you are comfortable with. Huwag mong gamitin yung ginagamit ko. No? Kaya nga natatawa ko doon sa mga so-called forex gurus sa Facebook at saka sa social media na nagpapabayad sila. Although ako, nagpapabayad din ako. Pero hindi ko sasabihin na gamitin nyo lang yung indicators na ginagamit ko. Bakit? Kasi magkakaiba tayo ng characteristics. Magkakaiba tayo ng risk aversiveness. Pero kaya nga, di ba kanina, umpisa natin, eh, sinabi ko walang tama at walang maling sagot sa akin sa technical analysis kasi magkakaiba tayo ng characteristics. Eh. So, hanap ka ng indicator na kung saan ka komportable at yun ang gamitin mo. It will take time. Kaya nga nandyan yung paulit-ulit tayong nagkakaroon ng mga technical analysis sessions para at least medyo magiging komportable tayo sa mga indicators na ginagamit natin. Okay? Yun. Sir, pagiging order ka through SAR, signal po ay may gap na agad na 0.12? Bakit ganun? Hindi mo makuha yung talagang points ng order mo. Paterno, I'm kind of confused with your chat. Can you please rephrase it? Si Andrew, depende sa market ang accuracy ng indicator. In a way, yes. No? Ayun. Si Miss Rosalie, I also use parabolic SAR, stochastic and moving average. O, yun. Si Miss Sally, ayan na. Ayan na yung ginagamit niya. No? Nagpahiwatig na siya ng kanyang trade secret. Milesio, yes, okay. Naintindihan ko, sir, kayo. Thank you. Okay, thank you. Thank you rin, Miss Milesio. Christine, ibig sabihin po itong parabolic is babantayan po talaga, actual po, sell kung sell, buy kung buy. In a way, Christine, yes. Like I said kanina, no, if I have 1 hour to spare at gusto kong gumawa ng pera ng madalian, ang ginagamit ko, 1 minute na time frame tapos SAR. Kasi tingnan mo to, ilang minute, bilangin mo yung dots na yan, siguro mga 30 dots na yan, for the last 30 minutes, it gave me a signal to sell. Pero imagine, nag-sell tayo sa 6930 tapos sa 6790 na. Ang laking pera niyan, mahigit $1,000 na yan. Di ba, Christine? Kung regular lot. No? Si Alganyon, 9 moving average. Pwede, kung gusto mong gamitin moving average, yes, you can use that. Ayun. Thank you raw, ma'am. Sally, sabi ni Alexander. Lolita, siguro po sir, depende rin sa exposure or experience. Yun na nga eh. Maganda yung ano mo, Lolita. Depende sa exposure or experience. Ako na yung experience ninyo. Ako na yung nagsasabi. No. This is what I have experienced before and this is what I have concluded to be more comfortable even for me. Medyo tamad na ako mag-analyze ng marketing. Gusto ko yung trabahong tamad. I want an indicator that is simple to use. Pagka buy, it tells me to buy and then I'll just wait for it to tell me to sell. Eh kagaya nito, no, yung pinaka-recent dito is that it gave me a signal to sell. So, sell ako hanggang ngayon. Tapos, kapag yung DAT, nagkaroon na ng DAT sa ibaba, then that's the time I liquidate my sell and then create a new order. This time with a buy na. Yun.
Camille, so maganda nga sa gamitin, malinaw direction para boat. Oo, malinaw. Hanggang ngayon, sell tayo, di ba, Mileso? Walang bibitaw sa sell hanggat hindi siya nagbibigay ng dot sa ilalim. So imagine, nag-sell ka ng 1.06925. 06925. Magkano na ang presyo ngayon? 06757. Eh, tumutulo pa kanina, no? Kanina, 90 lang yan. Ngayon, 59 na. And then it will only reverse. Wala nang stop loss. Huwag na tayo mag-create ng stop loss. Huwag na tayo mag-create ng take profit. Yung dot lang ang signal natin. We sold kanina. Ngayon, nakasell pa tayo. Hintay natin yung dot malagay sa ilalim ng chart. Pag nalagay, then that's the time we liquidate our sell. Very simple. Diba? Si Paterno, nag-place ako ado ng order na sell, pero iyong value ay hindi iyon ang nangyari. May gap po na plus 12 points. Imbis na 067 naging 0612. Nag-sell ka, edi mas maganda, nakuha mo sa 12 yung sell mo, Paterno. Nag-sell ka, di ba? So, ano mas magandang selling price? 1.06700 o 1.06712? Di ba mas maganda yung 12? Mas mataas. Nakabenta ka pa ng 12 pesos, kumbaga. Yun. Shem. Oops. Si Shem may tanong. Ah, yung kay Paterno, spread. Ah, oo. Thank you. Oo, tama. Yan. Yes, Christine. Thank you rin. So, ano pong dapat gamitin time frame sa RSI, MACD, and stochastic oscillators? Vincent, normally, kapag yung mga ganyang mga indicators, ang ginagamit ko dyan, minimum ko is 1 hour. Pero mostly, kapag MACD kasi pera ko yung tinitrade ko, pag MACD, long term ako. So, minsan, linalagay ko sa daily yan. Pero kapag OPM, mabilisan, trade, ayan na, malapit na siya mag-reverse. Malapit na kasi yung price sa DOT. Pag lumampas yung price sa DOT, the next time frame, sa ilalim na yung DOT niya. So yung sell natin kanina sa 6925, ayun na, bago na nga. Kita niyo yung DOT, nasa baba na. So yung sell natin sa 6925, eh la-liquidate na natin sa 6775. Plain and simple. No? Yun. Si Alganon, you can use your fractal with SAR. You can use that, no? Christine, gets niya na. Okay. Oh. Pag may tanong, Christine, don't hesitate to ask. Kasi ayoko naman na mag-end tayo ng webinar na meron kayong doubt o meron kayong question na naglilinger sa inyo. Kasi next time na natin mapapag-usapan to, baka 2 months from now na. So, if you have a question, yun. Dalawa na yung dot sabay. Sabay order, ayun. Sir, pag-liquidate ba huling dot ng parabolic ay manual? Yes, lahat yan manual. Manual nung pag-buy natin 2 minutes ago. Manual yung stop order natin. Kapag nag-reverse ng DOT, manual din ang take profit natin kapag nag-reverse ng DOT. Sorry. Malikot ang aking chart ngayon. Ayun. Usog ko lang. Paano gawin yung indicator? Sorry, late lang po nakapasok. Ganito, Joseph. Go to chart, go to insert, and then indicator, and then go to trend. And then, dahan-dahan, makikita mo parabolic SAR. Kapag pinindot mo yan, ayan na, lalabas yung 0.02 at 0.2. And then, kapag click mo ng OK, ayun na yun. So, basically, dalawa na yung parabolic SAR ko. Kaya lang, since pareho ng parameters, nagpapatong lang sila. May Q&A. Paano po gawin niyang indicator? Answer ko na to. Anonymous attendee. Ayun. Any more question? Ayun. Okay na tayo, Joseph?
what combination SAR to eliminate fault signal? Si Algano yun. To be honest, pagka ako nagtitrade ng SAR, SAR lang. Kasi, palagyan natin, no, Alganyon, maglagay ka pa dito ng stochastic. Eh, stochastic is telling you to sell, pero yung parabolic ko is telling me to buy. So, ano susundin ko dito? Diba? The best bet is to create three indicators, no? In combination, three. Para at least, one is always high, ano, yung lamang, no? Yung buy or sell, parating lamang. Kasi tatlo. Imposible, siyempre, pagka yung tatlo, sinabi mag-buy, di talagang buy ka. Pero baka yung isa, sinabi mag-sell. Pero yung dalawa, sinabing mag-buy, eh, ikaw na mamili, mag-buy ka na. Diba? Pero sa akin kasi, di ba, sinabi ko sa inyo, mabilisan na trade itong SAR. No? I have one hour to spare or half a day to spare. Then what I'll do is I will trade using SAR alone. Wala nang kadikit yan na ibang ano. Pero kung gusto nyong lagyan yan, di, fine, lagyan ninyo. Sa akin, gusto ko isa lang. Para at least, kung ano yung sinasabi ng SAR, yun yung susundin ko. Kasi pag nagdagdag ako, eh baka sa, yung isa sasabihin sa akin mag-sell, eh ngayon nakabuy ako eh. Diba? 5 minutes na ako nakabuy. Bakit ko nasabing 5 minutes na? Kasi bilangin ko yung dots. 5 minutes ago, it gave me a signal to buy. So hanggang ngayon, nakabuy ako. Diba? Kailan ako magsisell? Magsisell ako kapag yung dot, eh, na-plot na sa taas. So, yun lang. Ganun lang kasimple. So, if you guys want to use more indicators, that's fine. But I'm not going to stop you from creating more. Pero the more indicators you do, you're complicating the matter. Kasi nga, di ba, may possibility na yung isang indicator is telling you to buy, the other one is telling you to sell. The more indicators, eh, lalabas na yung law of probability niyan. Diba? Dapat, meron na magbabay, meron na magsisell. Eh, kung 10 yun, eh, there's a strong possibility, 5 dyan, nagsasabi, buy ka, yung 5 indicator, magsasabi na mag-sell ka. Eh, kung 20 yan, 10 nagsasabi mag-buy, yung the other 10, magsasabi mag-sell. So, medyo nako-complicate na. Tamad ako eh. Gusto ko kumita lang ng pera eh. So, sisimplihan ko lang. SAR lang ako. Yun. So, ilan na yung dots? 6? Ayan. 6 minutes ago, it gave me a signal to buy. I'm still buying. And I will hold on to the buy until the dot is plotted up above the chart, above the candle. Then, that's the time I will sell. Yun. Ayun, si Christine, sabi niya, simple lang. Madali lang, di ba? Trabahong tamad. Let's trade the forex market. No? Let's enjoy trading the forex market. Simple lang. Ayun. Si Vincent, ayun, many thanks, sir. Hindi po pala dapat gamitin itong mga indicator na RSI, MACD, and stochastic sa mabilisang trade. In a way, yes. Kasi ano siya eh, following yung mga yan, mga following indicators yan eh. So, pinatitibay lang niya, no? Yung trends, no? But the SAR, kaya nga, ang ibig sabihin ng SAR, no, is stop and reverse. So, simple lang. Pagka nagbaligtad na yung dot, ngayon kasi nasa ibaba, so signal for you to buy. Ngayon, pagka bigla nag-plot ng dot sa taas ng chart, then that's the time you stop your buy and then reverse by selling. Ayun. So, yun, clear na. Si Andrew. Ano yung 6, Andrew? Pero mind you, ah, ladies and gentlemen, may mga, ano yan, ah, whipso. Ito, whipso ito. Nakikita nyo yung mouse ko? Whipso yan. Ito, whipso. No? Ayun, mga whipso yung mga yan. But look at
the general, no? Ang pag mali, konti lang yung mali, pero pag tama, ilintik naman. Diba? Kung tama siya, talagang haba ng tama niya. Kung mali, konti lang yung mali niya. You can use this in 1 minute. Eh, imagine, gamitin mo siya sa 1 hour. Ba't nawawala? Ayun. See? I can also use this. Imagine this, no? Kahapon ka pa sinabihan mag-sell, dito yung sell order mo hanggang ngayon, naka-sell ka pa rin sa 1.7791. Eh ngayon, magkano na yung presyo? 1.6. This is a $10,000 profit potential for you guys. Euro-dollar ito. Oh, ayan. That is a $10,000 profit potential for you using SAR. Kung nung time na yan, nag-sell ka, itong dot na to, kailan ka nag-sell? June 2. Ano na ngayon? June 5. 3 days ago, it gave you a signal to sell. What price? So you sold it at 77.10. San ko nakita yan? Ayun, oh. Nakalagay dito sa close. Ilagay ko lang dito yung chart. Oh, yan. Yan, 76.20 ngayon, 76.59. Ah, 67. So, bumagsak na siya ng 1,000 points in 3 days. Can you imagine that? No. Sa parabolic SAR lang, kung tinignan ninyo ito 3 days ago at nagkaroon ng dot sa taas, 3 days ago, you should have sold the euro dollar, di ba? At what price? 76.20. Eh ngayon, ano na ang presyo? 67.50. So, give or take, $9,000, $9,000 to $10,000. Ito na ang profit potential ninyo. Ayun. Any question? Milesio, sir, ibig ba sabihin yung 1,000 o 10,000 USD pwede nang kitain yon? Ng 2 to 3 days. Ay, yun na. Ito na nga. Computation na nga ito. That's already an actual trade. 67.20 minus 76.58. Ulitin ko lang, ha? 67.58. Kailangan mali yung calculator. 76.20 minus 67.50. Ayan. Ano na yan? Milesio. That is a $8,000 profit potential. In 3 days. Millard, when do you trade for 3 days? You need to switch on your computer continuously? Not really, Millard. If you're going to trade, no, like in this case, no, I'm just using parabolic SAR on 1 hour. Had I been trading 3 days ago and then I saw the dot to be on top of the chart, that should have given me a signal 3 days ago, Millard, to sell the euro dollar. And then every now and then, I will check. Every hour or so, I will check the charts to see where the dot is. No? If the dot is still on the above the chart, then I will just hold on to the sell at 76.20.
and then continue on. So until it reaches now on its third day, and I see the chart, and the dot is still the same above the chart, then I will just hold on to the sell order at 76.20. Do you follow? And then I will check again after an hour from now, 2 hours from now. I get tired, I get sleepy, I sleep. And then come morning, I will check on the chart. If it's still above the chart, then I will hold on to the, until such time that the dot is plotted below the candlestick. Then that's the time I liquidate my sell 3 days ago at what price was that? 76.20. Yun. Hindi siya continuously na naka-on yung computer. I'm just emphasizing the possibility, the profitability of parabolic SAR if you're trading it on 1 hour. Yun, Ruel. So SAR ignores the high impact news. Yes. Remember, Ruel, I'm trading this based on technical. I'm not using any fundamental analysis here. No, we're not discussing fundamentals here. I'm just saying na if you're going to trade the parabolic SAR, that is the way to use the parabolic SAR. 3 days ago, it gave you a signal to sell. Yun. What, si Christine, what is the best indicator as per your experience? Magandang indicator, pwedeng iwan gamitin ang SL stop loss. Christine, two schools of thought here. If I'm trading my own money, I use the longer time frame. And with longer time frames, I'm using MACD. However, if I'm, let's say, you have availed my services, kasi I also trade other people's money, yung OPM, no? Na-mention ko to a previous webinars natin, na I also manage accounts, no? If I am managing your money, let's say, you're using my talent, nagpapatrade ka sa akin, Christine, chances are, paggagawa ako ng pera, at walang market, walang fundamental, kagaya nung Friday, merong non-farm payroll, na i-trade ko yung pera mo using the non-farm payroll data. Eh ngayong Monday, tahimik yung market, wala ako nakitang na high impact news. I will trade the market using technical. And since I have free time, kunwari, I have 3 hours to spare, I will use the parabolic SAR to trade the market. But within that 3 hours, I want to be left alone. Ayokong maraming tumatawag, maraming nagchat-chat. No? At dito sa bahay, kilala nila ako na pagka ganun, do not disturb na talaga. And sometimes, no, umupunta ako sa coffee shop at doon ako nagtitrade para at least coffee shop na walang nakakakilala sa akin. Kasi baka makita ako, bigla nakipagkwentuhan eh. Nagko-concentrate ako. Dahil pera yan ng ibang tao eh. So, yun yung schools of thought dito, Christine. I really cannot say, kasi ang tanong mo, what is best indicator eh? As per my experience, no? Yun nga, no? Two train of thought here. My money, I'm using longer time frame. Para at least medyo malaki-laki yung kita ko. OPMs, I use the SAR. No? At ginagamitan ko yung long term, syempre may stop loss yan. Yan yung ginagamit ko yung general trend lines. No? Gumagawa ko ng support at gumagawa ko ng resistance. Depende sa trend ng market. No? Tapos, meron na ako stop loss at saka take profit. And then, pag malaki-laki na yung profit potential ko, normally para hindi ko nabantayan, ginagamitan ko siya ng trail stop. So, that's
for another session, yung trail stop, no? At maituturo ko rin sa inyo yan. Okay, sa IB meeting natin, set natin na ano. Pero guest lang ako dun eh, kaya I'm there for the food lang. Kaya yun. Miller, thank you. Thank you rin, Roel. Thank you rin, Miller. Milesio, ibig pala sabihin ng indicator na SAR more on winning percentage kasi kahit na madaling tingnan at tulugan at bira lang tingnan, may profit pa din. Hindi, kailangan mo bantayan yan, Milesio. Kasi kagaya nito, no, ilipat na natin siya sa 1 minute. Kailangan mo bantayan yan. Oh, di ba, several minutes ago, sinabi sa atin tayo mag-buy, eh actually, nagbago na nga. Oh. Binigyan na pala tayo ng sell, tapos nag-buy uli. Yun. Babantayan mo siya, hindi siya pwedeng iwanan. Christine, nag-gets ko na. Yan. If you're in Manila, no, let's meet up on the 12th para manggulo tayo dun sa IB meeting. Ayun. So, any more questions before we call it a day? Ako magtatanong sa inyo, ano mas gusto ninyo? Mag-trade ng technical o mag-trade ng fundamental? Technical. O, yun ang tamang sagot. Yan ang gusto ko. Both ang tamang sagot. Pero siyempre, I'm not saying mali yung sumagot na technical o kaya yung sumagot ng fundamental. No? Kasi tingnan nyo, ha? Ngayon wala masyadong high impact news siguro. Eh di, might as well take advantage. We trade it technical. Eh kagaya nung Friday. Nung Friday, may malaking galaw yung non-farm payroll. Pagtatawanan ko kayo kung sasabihin nyo sa akin na nung Friday nag-trade kayo technical. Bakit ko kayo pagtatawanan? Eh, pinahirapan nyo lang sarili nyo. Nag-trade pa yung technical. Eh, kung hinintay nyo na lang yung 8:30 nung gabi, eh di, nakangiti pa kayo kagaya ko nung Friday night. Di ba? So, ganun lang naman yan. Yun. So, tama yung sagot, no? Lahat ng sagot ninyo, tama. Walang mali dyan, no? Si Vincent, sabi niya, newbie siya. Pero, mukha namang hindi newbie dahil alam kagad niya yung sagot, eh. Both dapat. So, take advantage. I want every one of you to consider trading as a fun business. Kasi madali lang naman talaga eh. Nagmumukha lang siyang mahirap kasi mayroong mga traders, ewan ko kung talagang trader sila, na pinamumukha sa inyo na mahirap kasi para bayaran nyo sa turuan kayo o kaya bumilibs kanila kasi sinasabi nila, naku, napakahirap niyan kaya dapat umattend ka ng mentoring ko. Eh, hindi eh. Ako, natutunan ko trading. Walang nagturo sa akin. Kaya lahat yan eh, from experience. Kaya nga sabi ko, doon sa mga nagtatanong sa akin, nag-i-inquire sa akin ng yung paid seminar ko. Eh, lahat ng kalokohan na natutunan ko, malalaman ninyo sa akin. And hindi nyo maririnig yung mga profits ko. Eh, actually, nakakalimutan ko yung mga yun eh. Pero yung losses ko, hindi ko makakalimutan yan. Alam na ni Miss Sally yan, parati ko sinasabi, July 22 noong 2011. 5:45 p.m. pa. $155,000, isang cut loss yun. Hindi mo makakalimutan yun, di ba? Ituturo ko sa inyo. Bakit tinuturo sa inyo mga kalokohan ko at saka yung mga failures ko? Natural, para hindi nyo ulitin. Di ba? Kaya, it is really... It really saddens me, no? Finding people on Facebook, on Instagram, even on YouTube, no? Eh, puro hype lang naman pala ang ginagawa na sinasabi, mga trading, mga expert sila sa trading. Eh, baka natuto lang bumili ng suka sa tindahan, eh. Akala mo, eh, ano, eh. Natuto lang magbalasa ng baraha, akala mo, pwede nang sumugal sa casino. That's not how I teach, no? Kaya to me, the way I teach you is for you to understand and to have fun trading.
Hindi yung, eh, ang hirap pala nito, wag na lang. Madali lang naman kasi. So I'd like, I hope, no? You find trading fun also, no? Either fundamental or technical. Kasi masarap naman eh. Lalo na kung yung mga trades ninyo, eh, kumikita, no? Subukan ninyo, simula ngayon hanggang Friday, no? Kung maghanap kayo ng technical indicator na comfortable kayo. Tapos if you have free time, like let's say about an hour or so, you trade accordingly, no? Dun sa ano, and then follow it. Tapos saka mo i-compute. Ayun. So sana may natutunan kayo ngayong gabi. Bukas may part 2 ito, no? Yung bukas natin gagamitin na natin sa market talaga. No? And then Wednesday, ang discussion natin will be risk management and trading plans. Ayun. So, thank you. At sana may natutunan kayo. Ayun. Okay, so Professor, nagpapasalamat po sila. Nagpapasalamat po sila sa mga strategies. And yun nga po yung lagi natin sinasabi, we always make at least forex trading fun. Yun po yun the way we teach ever since naman, since we met, and then since 2016 na nag-start na tayo. Yes. So, ingat lang din tayo guys sa mga self-proclaimed guru na lagi natin sinasabi ni Sir Nathan. Mapapansin niyo yan si Sir Nathan pa nagpo-post yan during NFP, pasok mga henyo, lagi niyang sinasabi kasi they have their own analysis and mga predictions na sinasabi. Daig pa si Madam Auring. But anyway, guys, sabi nga, kayo na rin na sumagot na we have to trade both, no, technical and fundamental. So, and it's up to you guys to choose which indicators. Ang dami niyan, no? Ang dami niyan. But as I've shared my indicators, yun po talaga yung gamit ko. And I know gamit din naman ni Sir Nathan yung parabolic SAR. Napakabilis pong gamitin at napakabilis intindihin, no? Always make sure na at least 3 yung indicators nyo para pang-balance yung isa. Kasi maaring yung isa naka-up, yung isa naka-down. At least make most likely yung pangatlo, eh, probably up or down. So at least meron na kayong bias from that end. Okay, guys. So marami na tayong natutunan for tonight. Siguro info overload na rin tayo. So tomorrow, we will have another set of technical analysis. So, sir, siguro may nag-question kasi how to compute spread or how to compute yung pips or versus points, no? Para at least pati yung how to compute kung paano ang lot size na ginagamit. So one of the technical na analysis na pwede nating i-try tomorrow. Natin. Yes po. Siguro sa Wednesday yun kasi bukas is technical analysis part 2. So, gagamitin natin yung mga indicators real time. On Wednesday, we can use... bakit? Paano mo iko-compute ang spread? Eh, bangko nagbibigay. Yung ano po, sorry po. Yung pips, points. Points at saka pips. At saka ilan ba yung dapat na lot na SL? Lot size. Lot size and ilan ba yung points bago para sa especially beginners para sa SL po, NTP. Okay. So, perfect na, Wednesday. Yes, sir. That will be on Wednesday. So, guys, huwag kayong mawawala to complete yung ating advanced training webinar. So, guys, before we end, please join me sa prayers natin. So, Father God, we thank you for this night again na marami po kaming natutunan, full of information na tamang po makatulong sa aming pagtitrade. And we hope, Lord, na magamit namin ito at ma-share namin sa iba para po makasama namin sila na magkaroon ng isang successful forex trader per household. Lord, thank you for their time and thank you for the wisdom and knowledge you've given us tonight. Thank you for tonight and we give you back all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Thank you very much, Sir Nathan. See you again tomorrow. 6 o'clock na po tayo ulit tomorrow. Ayan, okay. Reminder, 6 o'clock na tayo tomorrow and on Wednesday. See you again tomorrow, guys. Please send your email. Bye, sir. Please send your email addresses para po sa recording natin, ano? So at least ma-send po natin. Again, isi-send po yung recording after ng 5th
webinar for advanced training, okay? Para po isang send lang na lang tayo. All right, so I hope you guys learned a lot tonight. You're welcome, Sir Alvin. Thank you rin po. Ayan, you learned a lot tonight, guys. So at least ma-share natin. And no sa mga gustong humingi ng recording, please, pagka-advanced training, guys, we request that you have your verified account. Meaning, nakapag-submit po tayo ng documents at na-approve po ng TICMIL na office yung inyong na-upload na documents like yung personal ID po ninyo or valid ID, and at the same time yung inyong billing statement. Billing statement, basta po nakapangalan sa inyo at nakalagay yung address na ginamit for registration. And at the same time po, kung hindi po available ang billing statement, please use barangay clearance or barangay certificate. Make sure it's an updated or valid, meaning within 3 months yung inyong barangay clearance. And at the same time, mas maganda po na bago, no? And nakalagay yung complete name ninyo and complete address na ginamit for registration. Alright? That's good to know, Ma'am Jane. Meron na po siyang valid or approved account. Makikita ko po kasi yan, iniisa-isa ko po yung pagsisend ng email sa inyo. So kapag hindi po verified, sorry po, yun lang po yung request namin. And those who will attend IB as much as possible, IB workshop, sorry, as much as possible, meron po tayong account, IB account, no? And the more na meron po tayong invite, the more na mas, ano po, valid po yung attendance natin, okay? I will check all the registration, and I will use IB code po, no? IB code to make sure, hindi po name, IB code ang gagamitin nating attendance on IB workshop. Okay, so lahat po, hindi po names ang gagamitin natin, IB workshop, para masanay po kayong gamitin ang IBs ninyo. Okay? To have a verified account. Any Sir Alvin, are you part of the GC po? Punta lang po tayo sa website. Go to the website, tickmill.com, then create account. Click create account and then follow the instructions. You're welcome po, Ma'am Jennifer. Okay? Again, Sir Alvin, go to the website, tickmill.com, and then click create account, then follow po yung instructions doon. Okay? Alright, so guys, nakuha na lahat. Nakapagbigay na ng lahat ng email address. Okay? So, isi-save ko na po. Asan na siya? Okay, so wala nang hahabol sa email, ha? Magko-close na po tayo. So you know the drill, guys. Please close your Zoom po, no? Habang ako po ay nag-transfer ng mga nakapi natin na email addresses. Alright? Thank you po sa lahat ng mga nag-participate sa ating question and answer. Ayan. Ayan. Meron pa rin humahabol. Okay, wala na po. Sige. I-save ko lang po para hindi mawala. Okay. All right, so guys, that's all for tonight. And again, we thank you so much for link sa Tickmill demo account. Ganun din po, Sir Leonito. Ang ating demo account would be available po sa ating tickmill.com na website. And then, demo account po. Click nyo lang po yung demo account. Okay? So that's all for tonight. Thank you so much and enjoy your dinner po dun sa mga hindi pa po nakakapag-dinner, and enjoy your time with your family. God bless po everyone. See you tomorrow at 6 o'clock. Okay, bye-bye.